Shoutout kay Elena Gonzaga, kay Elmer Dividor Abanero. Grupo ni Merlisa Zabico, Frozen Glance, at Kian Daya. Sa mga gustong mag-send ng mga nakakatakot na karanasan, nasa ilalim po ng video ang link ng email ko at Facebook. Uulitin ko, nasa ilalim ng video ang mga link. Magandang araw po, boss. Pati na rin sa inyo pong mga masugid na taga-subaybay sa kwento nyo. Sana po ay mainarit nyo rin po ang kwentong ito. Hindi po sa akin ang karanasan na ito. Karanasan ito ng nanay ko at ng mga kapatid niya. Ako nga po pala si Rhea. Diretso na po tayo sa kwento. Ang nanay ko ay bunso sa kanilang magkakapatid. Ang panganay nila ay itago na lang natin sa pangalang Tia Lusing, na noon ay 17 years old pa lang. Pangalawa naman ay si Tia Johnny, na noon ay 15 years old. At ang pangatlo naman ay si Tia Dina, na 13 years old pa lang noon. At ang bunso, si Nanay, 11 anyos. Kami ni Nanay noon, madalas niya ako sinasama sa pagpunta ng sakahan. Kaya madalas, kinukwentuhan niya ako ng mga karanasan niya noon. Unang mga kwento niya sa akin ay kung gaano kasimple ang buhay nila noon. At kung gaano daw katahimik ang buhay ng mga bayan noon. Di gaya ngayon na kung saan-saan may gulo. Hanggang sa naikwento niya sa akin ang karanasan nila sa mga aswang. Tahimik naman daw noon ang kanilang barangay. Walang barilan, agawan ng mga lupa. Yung tipikal lang daw na tahimik ang barangay nila. Maliban lang daw sa mga aswang na nagbabalat kayo lamang. Bata pa daw sila ay may mga kaibigan daw sila. At ang mga pangalan nila ay Fatima, Juana at Ana. Nakatira daw ito sa lolo at lola nila na nasa kabilang barangay lang. Isang hapon, araw ng Huwebes, ay niyaya daw ng magkakapatid si Nanay at si Tia Lusing at si Tia Dina na doon matulog sa bahay nila. Kaya dahil sa mga kaibigan naman daw nila ang mga ito, eh pinagbigyan nila ang gusto ng mga ito. Uy Lusing, mamaya, doon tayo matulog sa bahay ha. Kasi si Lola, magluluto daw ng budbud na mais. Sabi ni Fatima. Pumayag naman sila Tia Lusing sa paanyaya ng magkakapatid sa kanila. Talaga? Sige, sabihan ko sila Dina at si Bunso. Kilala mo naman ang mga yon. Iiyak pag hindi maisama. Sabi ni Tita Lusing. O sige, ihintayin namin kayo sa bahay. Sagot naman ni Fatima. Kaya kinahapunan ay nagsimulang maglakad ang tatlo papunta sa bahay ng mga kaibigan nila. Ganda pala dito kila Ana oh, Ate Lusing. Sabi ni Nanay. Oo nga, ang dami pang bunga ng mga mangga nila Manong Nestor. Bukas pag-uwi natin, agahan natin para maabutan natin ang mga hinog na mahuhulog dito. Sabi ni Tia Lusing. Nagpatuloy silang maglakad. Pagdating nila ng bahay nila Fatima ay magagabi na. Mga 6 PM na siguro. Kaya kaagad naman silang hinandaan ni Juana ng budbod gaya ng pangako sa kanila. At pagkatapos nilang kumain ay nagkukwentuhan pa sila. Mula sa biruan sa lalaki, binibiro kasi ni Tia Lusing si Fatima na crush daw niya si Anton. Si Anton ay bagong salta daw sa barangay nila nanay. Galing pa daw sa ibang barangay
dahil sa tag-anin ng palay. Kaya sila napunta sa barangay nila nanay. Hanggang sa napunta ang usapan nila sa katatakutan. Kaya sabi ng lolo nila, "Mga apo, matulog na kayo, gabi na." Nang dahil mga pasaway ang mga ito, naglaro pa sila. Yung paglalaro na nagkikilitian at paramihan ng kakampi. Naabutan ko pa yung ganitong laro. Kaya sabi ni Fatima kay Lolo, "Maya-maya na lang Lolo, maglalaro pa kami." Tapos nang nasa kalagitnaan nga ng pagkikilitian, ay nakarinig si nanay ng ngumingiwa. Yun bang tipong parang kumakain daw ng stick bread o breadstick. Yung pagkain na matigas na maliliit na singlaki ng walis-tingting. Kaya sinabi ni nanay ito kay Tia Lusing, "Ate, naririnig mo ba ang naririnig ko?" "Ha? Ano? At saan?" Sagot ni Tia Lusing, "Nasa likod ng pinto, sa may likod ng bahay banda." Naniwala naman kaagad si Tia Lusing kay nanay. Kaya sinabi ni Tia Lusing sa mga kaibigan nila na, "Juana, Fatima, Ana, anong ginagawa ng lolo at lola nyo sa likod? Ba't may tumutunog na parang may kinakain?" Sabi naman ni Juana, "Ah, si lolo at lola. Wala yan. Kumakain sila ng apog." Pautal-utal na pagsagot ni Juana. "Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang pangalan ng apog. Basta iyong bilog na hindi naman masyado maliit at nilalagay sa dahon tapos nginunguya ng mga matatanda." Kaya agad namang naniwala sila nanay at tiya sa paliwanag ni Juana. Kaya naglaro sila ulit. Pero sa pagkakataong yun, ay masaya daw ang magkakapatid na nagtatawanan daw ng malakas. At sabay na nararamdaman daw ni nanay na parang kinurot daw siya ni Ana. Kaya agad daw na binulungan ni nanay si Tia Lusing at Tia Dina kung ginagawa rin ba yun nila Juana at Fatima. Kaya napatanong si Tia Lusing kung ano ang ibig sabihin ni nanay. Kaya sagot ni nanay, "Kinurot kasi ako ni Ana. Tapos isinubo niya. Kahit wala namang laman yung kamay niya." Agad namang sumagot si Tia Dina, "Oo, naramdaman ko na kinurot ako ni Juana at isinubo niya." Kaya agad naman na nakiramdam si Tia Lusing dahil daw siya ang nakakatanda sa kanila. Patagal daw ng patagal, umiiba na yung kinikilos nila Fatima. Kaya napagdesisyon na nila na kunwari iihi daw sila, pero isa-isa daw bababa para hindi mahalata. Kaya ganun na nga ginawa nila. Hindi naman nahalata ang ginawa nilang ganun. Kaya pagbaba nila nang makakuha sila ng lakas, tumakbo silang tatlo. Sinuong nila ang malawak na manggahan ni Mang Nestor at papunta sa nayon na kung saan may malawak na palayan na pinagtatrabahuan nila Anton. Habang sinusuong daw nila nanay ang manggahan, naririnig nila ang pagaspas ng parang malapad na pakpak. Nawari mo'y parang malaking ibon. Pero alam naman nilang aswang yon. At yon ay sila Fatima. Nang dahil noong tumatakbo pa lang sila, narinig daw nilang nagsiangil ang magkakapatid. Kaya alam nilang sila ang nasa itaas nila. Di nga lang makalapit dahil nasa manggaan sila. At
pagkatapos ng mga 15 minuto. Narating nila ang gilid ng palayan, pero medyo malayo-layo pang mga lalaki doon na nagtatrabaho sa palayan. Pero hingi daw ng hingi sila nanay ng tulong, kaya agad naman silang sinalubong ng mga lalaki. Kaya pagdating ng mga lalaki, nagtanong kung sino ang aswang at saan. Agad namang sinabi ni nanay sa kanila na sila Fatima at Juana ang aswang. Kaya biglang nagsabi si Antona, "Tama nga ang hinala ko. Aswang ang mga babaeng yon." Pinagpahinga si nanay sa barracks ng konti at siguro nasa 30 minutos. At inhatid naman sila nanay sa bahay nila Lola. Nasa alas 12 na ng hating gabi nang dumating sila sa bahay nila at nagtanong si Lola kung anong nangyari. Sabi naman ni nanay, "Ayun la, inabol kami ng best friend ni ate na sila Fatima. Mga aswang palang mga hayop na yon." Imbis daw na mag-iiyak sila at matakot pagdating nila ng bahay, eh nagsitawanan daw sila dahil naalala nila ang mga itsura nila nang nasa manggahan pa daw sila. At nautot daw si Tia Dina. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat, Rhea. Halos 2 months na ako nakikinig ng aswang stories. Bale pang patulog ko po. Ewan ko kung bakit madali akong matulog habang nakikinig ako. Dahil siguro sa boses. Sana mabigyan pansin ninyo ang aking kwento. At kayo nang bahala na mag-revise. At salamat po. Nasa elementarya pa lang ako noon. At tuwing summer doon kami nakatira sa lola ko sa Olongapo po. Yung bahay ng lola ko ay nasa bundok at walang kuryente. Pero masaya kaming magpipinsan na nagbabakasyon doon. Dahil sa baba ng bundok, dagat na. Tuwing sasapit ang gabi, ang libangan namin dahil walang kuryente ay ang mga kwento ng lola ko. Ewan ko pero karamihan ng kwento niya ay tungkol sa aswang at multo. At lahat yon naganap sa Visayas. Kaya nakalakihan ko na ang mga kwentong ganito. Ang isang kwento niya ay tungkol sa mga aswang na nagkakatawang aso at baboy ramo. At nung bata pa raw siya, sasapit pa lang daw ang takip silim ay nasa loob na daw sila ng bahay at tahimik na. Minsan nang nagkasakit daw ang lola niya dahil nga nakatira sila sa bukid at malayo sa ospital. Hindi na rin daw nila dinadala ang may sakit sa ospital. Tapal-tapal lang daw, parang ganun. Pero sabi ng lola ko, pag may sakit daw ang mga tao doon, hindi daw nila tinutulungan dahil may tendency daw na aswangin at kunin ang mga aswang at kainin. Kaya lagi daw may latigo sa tani ng lola ko at langis na bendidado para daw panlaban sa mga aswang. Isang gabi raw, binabantayan nila yung nanay ng lola ko. At yung mga bagay noon ay yari lang sa manipis na tabla at mga bambu na madaling masira at mabutas. Yung dingding. Dahil siguro malapit na rin mamatay yung nanay ng lola ko noon. Talaga daw yung gabi na yon, sinugod daw sila ng mga aswang. Kitang-kita daw ng mama ko, maliit pa lang daw siya noon, na dinukot daw yung nanay ng lola ko sa dingding ng isang kamay na maraming balahibo at matatalas na kuko. Nagsisigaw daw ang mama ko at yung lola ko. Kinuha niya yung buntot page at langis na bendidado at inihampas nila doon sa kamay ng aswang. Nagkagulo daw sa bahay nila pero maski daw mahina na yung nanay ng lola ko ay lumaban pa rin at naririnig ng mama ko na nagdadasal ang nanay ng lola ko. Buti na lang daw
at nagsidatingan ang mga tito nila at iba nilang mga kapitbahay. Hinabol daw ng iba yung aswang pero hindi na nakita. May experience din ako sa TikTok, aesthetic. Kaya naman naniniwala ako doon. At sana magustuhan ninyo ang kwento ng lola ko.